Hello mga sali, kamusta kayo dyan? Hello mga sadik, kamusta kayo dyan? Ayos ba kayo dyan? At yun nga, at galing tayo dun sa sa Lakes Park, sa Lakes Park, sa Riyadh, yan yung pinunta natin. At namasyal tayo, at ang problema, wala tayong nakitang isdang marami. Di gaya ng mga ibang nagpunta, no? Dami nilang yung isdang na-feeding dun nung nakaraan. So dahil lang kikilaw sa isda, bumili ako nung isda, yung sea bream, ayan o. Ayan, ayan yung sea bream. Ayan. At dahil na rin sa bawal din ako sa sa red meats ngayon, kaya mag-isda mo na tayo, mag-fish na tayo. So, ibibake ko siya at hasamahan ko siya ng squash tsaka yung broccoli. Ayan, broccoli, ayan. So, hindi mo na ako magkakain ng karne dahil sa liver ko, mataas yung ALT niya. So, kailangan ko daw ng mga healthy food lang muna, yung mga walang ganang mantika, tapos hindi ganang maalat, at basta bawal ng red meats. Ayan, so, mag-bake muna tayo ng isda ngayon para makasurvive tayo sa napapagaling lang tayo. Ano ba? So, let's go! Ayan. Yun, meron akong isda dito. Isda, ayan, isda. At yung gagawin ko dyan, lalamasin ko lang sa konting asin at lalagyan mo siya ng tanglad tsaka ng lemon, lalamasin mo siya sa lemon din. Itong bawang ilalagay ko to sa isama ko to dyan sa capsicum, yeah, red bell pepper, yellow bell pepper, at yung ating broccoli, at ang susunod dyan ay yung ating squash, yung ating kalabasa, ayan, para marami tayong vegetable. So ayun nga, ayusin ko muna yung isda, lalamasin ko muna para di malansa. Ayan, at tara. At ayun nga mga sadik, ayan na. Lalagyan mo natin ng asin, pero huwag masyadong marami. Bago natin siya lagyan ng mga ibarbarikado. Ayan. Kasi nga, hindi ako pwede ngayon sa red meat. Masakit yung aking upper right abdomen. Sa stomach ko, sa bandang right, kasi nandun yung liver natin, no? Medyo na sobrahan tayo, no? Hindi na tayo ng control. Ayan. Ayan nga. So after nito, at lalagyan na natin siya ng lemon para hindi siya malansa. Ayan, natin naman lahat yan. Itong sea bream ay mukha siyang tilapia pero mataba ito, mataba. Gustong gusto ko rito pag iniihaw. Eh, kaso wala na kami rooftop, wala kami sa taas, kaya lumipat pa kami sa baba. Kaya wala kami mapag-ihawan. So, hindi pa ako nakabili ng pang-indoor na ihwan, no? So, ang gawin ko, ibibake ko na lang siya. Kasi yung oven ay iniwan lang parang GR gamitin ko. So, inisip ko lang. Medyo, nag-sale kasi itong isda na to. Gustong-gusto ko itong isda na to kahit na mahal. Kaso nga lang, hindi ako bibili pag hindi nakasale kasi masyadong mamahal to dito sa Riyadh. So, ngayon, dahil na nakabili ako, ayun, medyo okay na siya. Pilutuin ko na siya ngayon kaya bawal nga ako sa karne. So ganto lang muna tayo. Yung manok medyo madalang lang muna. At nalinis na natin siya. Ayan, lalagay natin ng tanglad. Tanglad at paminta at saka kung ano man. Ang gagawin natin, lalagay natin siya ng tanglad sa loob. Ayan. Tapos isang bawang. Tapos konting asin. Ayan, konti lang. Tapos paminta. Tsaka natin siya ngayon bibilutin. Kasi ibibig natin siya. Ayan lang. Sa mga hindi rin masyado nakakain ng karne, pwede niyong gawin to. Simple lang naman siyang gawin eh. Actually, pag ganito ka, mas malasa siya pag ganito lang ang nilalagay. Ayan, tanglad ulit.
At isang perasong bawang. Tapos konting salt. Ayan. Tapos ang ating paminta uli. Yan lang. Same procedure lang. Yan, tapos na yung ating isda. Ayan ang isda. Isusunod natin yung ating mga gulay. Ayun. Let's go. Tapos na tayo sa ating isda. Ayan. Susunod na natin yung ating gulay. Squash na lang natin dito. At lalagyan natin siya ng olive oil. Ayan, lagyan olive oil. Paminta, lalagyan natin ang paminta. At konting asin ng uli, ayan. At ready to bake na siya. At yun, tayo ay magbabalik mga sadik. Ayan, na-storbo tayo kanina. Gawa nung may tumawag, kaibigan namin. Yan, si Kurt Fernandez at yung kaibigan niyang Pakistani. May na dekwat silang sofa. Bago pa, ayun, bago pa. Ayun, bago pa nga. At mamaya papakita ko sa inyo kung gaano to kaganda yung sofa. Binayaran ko lang yung delivery, hindi lang bahay yung sofa, no? Delivery lang yan. So yun nga, kinuha namin yun kasi kasha na siya. So dito tayo. Lalagyan natin ng rosemary, dried, ayan. So ayan, tapos na. At ipibake na natin siya, 15 minutes lang, ayan. Para maluto na siya, susunod natin yung isda pagkatapos. Pagkatapos na tinutuin yung gulay, isda naman tayo. At preheat na natin yun. Ay, lalagay natin ito sa, ano, sa ating oven. Ayan. Yan, yan yung binigay ng sofa. Ayan, bigay lang yan. Yan yung ating sofa, no? Thank you very much kay Kirk Fernandez at sa aming kaibigan si Akra, si Ikram. At nabigyan tayo ng magandang ganyan. So yun na nga, at mag-aantay na lang muna tayo. At dahil niluto natin yung gulay bago yung isda, no? Unahin muna natin yung gulay kung nakasalang na. So mag-aantay na tayo mga sadik. Ayan, kasi gutom na ako. See ya! Ayan, mga sadik, tapos na yung 15 minutes. Babalitar na siya. Hindi, ahalu-haluin na natin. Para naman pantay naman yung pagluto natin ng mga gulay. Okay, alright, tingnan natin. Woohoo, yun na siya. Tanggal natin, labasan natin saglit. Aywa, mainit. Init. Ayan na. Medyo guguluhin na natin siya ng konti. Tingnan natin. Ayan, medyo paluto na siya. Alright. Salamat natin ulit. Another 15 minutes. Hindi ko kasi mapakita sa inyo kasi sa dulo. Ayun na. Hindi ko mapakita eh. So set na lang natin siya. Final na siya. Ginawa ko na siyang 250 degrees Celsius. Ayan. Para pagkatapos siya, luto na talaga siya. At susunod ko na yung isda. Ayan na. Let's go. Bye. At ayun nga. Luto na siya. Luto na ang ating vegetable. Tingnan mo naman. Ang ganda ng kulay. Ayan. Ayan, kunin natin. Ayan, kunin natin. Ayun. Susunod natin yung isda. Kaya mga no, sarap na niya, no? Susunod na natin yung ating isda. At ako'y nagugutom na. Gawa nung panayan shoot ko at may premiere ako, pinanood ko pa. Kaya medyo natagalan, so isala na natin siya.
Oops, ayan. Set natin siya ng 30 minutes. After that, tapos na siya. Alright. A few moments later. Yan, mga sadik, tapos na siya. Naluto na. Ayan, naluto siya. At sumasakit na yung aking bangs. Naubos sa kakantay. Ako gutom na. So, bubuksan na natin siya. At ayan na nga. Bubuksan na natin siya. Nagugutom na talaga ako. Kakainin na natin to, mga sadik. Titignan natin yan. Mga sadik. Ayan, bubuksan natin. Ito ang pinakamasarap na isda na dito, yung si Brim. Mukha siyang tilapia pero hindi, mukha lang. Ouchin, mainit chin, ouchin. Oh, may sabaw. Perfect alabit. Ah, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya tisin. Ako'y gutom na. Ayan, lumabas na siya. Tignan mo naman. Oh, panalong panalo. So, ayun ang kakain natin. Tara na, magkain na tayo. Yun, gaya ng nakaugalian, gaya ng nakaugalian natin, tinikman natin, syempre. Una muna titikin mo nagluto, syempre, pinaghirapan ko ito. Gutom na kaya ako. Wala na yung isda. Actually, isda mo na titikman ko yan. Yan. Harap. Kasi nung nagpunta mo ng Lakes Park, wala ako nakita yung isda. Nagigigil ako sa isda. Kaya bumula ako isda. O, tara! Pero may tinik. At tinik mo ko yung isa. Broccoli tayo. Tsaka yung squash. Ayun o. Tara! Sorry, inanggit ko kayo. Sarap kasi ng broccoli. Ano to, parang local broccoli kaya hindi siya masyadong green kasi wala siyang masyadong chemical, no? Kaya iba yung texture nung kanyang dahon, pa, bulaklak. Yeah. Kanina kasi, kaya tagal na magluto kasi may dumating na supa. Yun yung pinakita ko dyan. Nga pag ginagawa ko siya, dumating yung sopa, kaya nakotama sa loob, kaya tagal lang kami. Kaya nung nabot kami ng oras para magmaluto yung niluluto ko. Pero at least masarap naman. At bawal sa karne, isda muna, gulay, mga ganun, yung mga wala mo ng mga seasoning. Kasi ang layo ko lang, konting asin at paminta. Tapos bawang, yan. At gusto ko sana steam yung isda, may oven naman na iniwan dito. Parehas lang, kahit nung inu-oven tsaka yung steam, parehas lang lasa, basta nakapoy. At yung bango ng tanglad. So, yan. Iiwan namin yung isa, bawa namin buwas. So, yun. Sana ginsig kayo sa panonood. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At may kumukuha ang kamay, nagugut na rin siya. Ayun lang. Ayun, thank you po at mabuhay kayo. At abangan nyo ang aking susunod pala. Ang aking susunod na video, yung isa rin sa mga sa Lakes Park sa Riyadh. Meron pa marami kasi silang lalo Lake Parks, mas maganda yung susunod na to. Yung part 2 nung Lakes Parks na pupunta namin. Kung umalis kami noon ng umaga, ang gagawin namin ngayon, galis kami ng hapon. Kasi gusto namin maabutan yung pagdilim. Kasi maganda raw doon, sabi, yun. Kaya, excuse me. Kaya susunod, abangan nyo ha. Abangan nyo yung susunod. At mas maganda raw kaysa doon sa unang Lakes Park na pinunta namin. Okay. Salamat. See ya. Bye-bye.